kung wala nga po ang inyong pangalan, ay huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong second batch ng distribution. Maglalabas po ng listahan ang Facebook page ng Pasig PIO at magkakaroon ng anunsyo kung kailan nyo po ito makukuha. Narito po ang inyong mga dapat tandaan at dalhin kapag kayo po ay magkiklaim ng inyong cash card. Una, hanapin po ang inyong pangalan. Naka-alphabetical po ito kada barangay. Pangalawa, pumunta sa itinakdang schedule at venue para makapag-claim ng cash cards. Cash cards para lamang ito na may Pasig-Pass QR code. Pangatlo, magdala ng isang valid government-issued ID, pwede na rin po ang inyong OSCA ID. Number 4, prioridad ang mga may kakayahan na personal na makapag-claim ng inyong cash cards. Number 5, para sa mga bedridden o nasa ospital, kailangan na mag-present ng authorization letter, ID ng authorized representative, at ID ng isang senior citizen. Iba-validate pa ito ng land bank at mag-schedule ng visit ang land bank para maibigay ang inyong cash card. At number 6, para sa mga hindi nakapag-claim sa nakatakdang schedule, magpo-post ng karagdagang detalye kung paano at saan nyo makukuha ang inyong mga cash cards. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TVnatics! Welcome back to my channel and for our today's video, ngayong araw na nga po muli ang pagbibigay o pagdidistribute ng unclaimed cash cards para sa ating mga Pasigueños senior citizen. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Yes mga Pasigueño, ngayong araw na nga po muli ang pagbibigay ng unclaimed cash cards para po sa ating mga senior citizen. Ngayong araw po yan, December 16, 2020, nagsimula nga po ang pagbibigay ng cash card sa ating mga senior citizen noon pang December 12, 2020 at magtatapos nga po ito hanggang December 20, 2020. Kaya naman, ito po ang mga listahan na magkiklaim po ulit ng kanilang mga cash cards o yung mga hindi po nakapag-claim ng kanilang cash card nung pinamigay po ito nung December 12. Kung wala nga po ang inyong pangalan, ay huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong second batch ng distribution. Maglalabas po ng listahan ang Facebook page ng Pasig PIO at magkakaroon ng anunsyo kung kailan nyo po ito makukuha. At ngayon nga po ang distribution ng unclaimed cash cards ATM para sa ating mga senior citizens. So sila po yung mga hindi nakakuha ng kanilang cash cards nung namigay po nung December 12 sa kanilang mga barangay. At ito po yun. Ayan, so babasahin po ulit natin barangay. Ngayong araw po, December 16, magbibigay po o i-distribute po yung unclaimed cash cards para sa ating mga senior citizen. So magsimula po tayo dito sa Barangay Capitolio. Ang venue po kung saan po kayo pupunta at makiklaim ang inyong cash cards ay sa Land Bank DECS Branch Mabini Building, DepEd Compound, Meralco Avenue, Orambo. O, pwede po kayong pumunta ng 3 o'clock to 4 o'clock p.m. at ang mga apelyido po ay nagsisimula sa letter A to Z. So punta naman po tayo sa may barangay Orambo. Ang Land Bank branch din po na pupuntahan nyo ay ang Land Bank DECS Branch, Mabini Building, DepEd Compound, Meralco Avenue, Orambo. So pupunta po kayo ng 4 o'clock p.m. to 5 o'clock p.m. at ang mga pupunta po doon ay ang mga apelyido nagsisimula sa letter A to Z. Punta naman po tayo sa Barangay Ugo. Ang Land Bank branch po na pupuntahan ninyo ay ang Land Bank C. Raymundo Branch, Solen Building, F. Legazpi Street, Corner, C. Raymundo Avenue, Maybunga. Pupunta po kayo doon ng 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. at ang mga apelido na pupunta po doon sa venue ay mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter M. At sa 4 o'clock naman po to 5 p.m, ang mga apelido na pupunta naman po sa venue na yun ay nagsisimula sa letter N to letter Z. Okay, proceed naman po tayo sa Barangay Sagad. Ang venue po ng Land Bank na pupuntahan ninyo ay ang Land Bank City Hall Branch, 2nd floor, Pasig City Hall Building, Carnesio Avenue, San Nicolas.
At ang pupunta po sa ganap na 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. ay ang mga apelyido na nagsisimula sa letter A to Z. Ganon din naman po sa Barangay Malinaw, ang Land Bank branch na pupuntahan niyo po ay ang Land Bank City Hall branch, second floor Pasig City Hall building, Carnegie Avenue, San Nicolas. At ang pupunta po kayo sa oras na 4 o'clock to 5 p.m. at ang mga apelyido na pupunta po sa venue na ito ay ang A to Z na nagsisimula. At ngayong araw din naman po, bibigyan ang Barangay Pineda. At ang mga senior citizen nga po na ito ay pupunta po sa Barangay Pineda Covered Court. At ang number of cash cards nga po na ipamibigay dito ay nasa 930. Ang oras po na pupunta ng 9 a.m. at 10 a.m. ay ang mga apelyido na nagsisimula sa letter A to letter E. Okay? At sa 10 a.m. to 11 a.m. naman po, pupunta po ang mga apelyido na nagsisimula sa letter F to letter M. Uulitin po natin, kapag wala po ang inyong mga pangalan dito, huwag po kayong mag-alala dahil sa mga susunod na araw naman daw po ay magpo-post po muli ang Pasig City Public Information Office, PIO, ng second batch kung kailan nyo po pwedeng makuha ang inyong mga cash cards. Muli po pinapaalalahanan po natin ng ating mga senior citizen na ngayon lang naman po ito, medyo mahihirapan tayo ng konti dahil sinisimulan na nga po natin yung pagbibigay ng cash card sa inyong lahat dahil sa mga susunod na araw o sa mga susunod na taon mas mapapadali na po yung pagbibigay po sa inyo ng mga benefits at ng mga financial support na pwede nyo pong makuha sa ating Pasig LGU. Kung wala nga po ang inyong pangalan, ay huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong second batch ng distribution. Maglalabas po ng listahan ang Facebook page ng Pasig PIO. At magkakaroon ng anunsyo kung kailan nyo po ito makukuha. Narito po ang inyong mga dapat tandaan at dalhin kapag kayo po ay mag-claim ng inyong cash card. Una, hanapin po ang inyong pangalan. Naka-alphabetical po ito kada barangay. Pangalawa, pumunta sa itinakdang schedule at venue para makapag-claim ng cash cards. Cash cards para lamang ito na may Pasig Pass QR code. Pangatlo, magdala ng isang valid government-issued ID, pwede na rin po ang inyong OSCA ID. Number 4, prioridad ang mga may kakayahan na personal na makapag-claim ng inyong cash cards. Number 5, para sa mga bedridden o nasa ospital, kailangan na mag-present ng authorization letter, ID ng authorized representative, at ID ng isang senior citizen. Iba-validate pa ito ng land bank at mag-schedule ng visit ang land bank para maibigay ang inyong cash card. At number 6, para sa mga hindi nakapag-claim sa nakatakdang schedule, magpo-post ng karagdagang detalye kung paano at saan nyo makukuha ang inyong mga cash cards. At manatili nga po kayong nakatutok sa Facebook page ng PIO dahil ipopost nga po dito ang listahan ng pangalan at schedule at venue para sa first batch ng distribution ng cash cards. Nagsimula nga po ito noong December 12 at magtatapos hanggang December 20, 2020. Ito po ang tanging naming paalala. Kung wala nga po ang inyong pangalan, ay huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong second batch ng distribution. Maglalabas po ng listahan ang Facebook page ng Pasig PIO. At magkakaroon ng anunsyo kung kailan nyo po ito makukuha. Muli kayo po ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!